Po, ako po si Nazareth Di Marvel. Pero pwede niyo po akong tawagin na Red or Reti. Tinatawag po na akong Reti dito sa church. And 4 years na po ako na nasa FIC. And yung ministry ko po is Sunday school teacher and worship leader. Bata pa lang po ako, nasa church na po ako. Kumbaga, church girl. Kasi yung magulang ko po, nagsiserve na po sila sa church. Yung mother ko po is song leader sa church namin. Tapos yung papa ko po is siya yung driver namin sa church. Masaya yung buhay namin dati. Ang daming naiinggit sa amin kasi sobrang, hindi naman sa pagmamayabang. Kami yung parang ano, ang marangya, sana daw, pamilya rin nila yon. Sana nanay ko rin, sana tatay ko rin yung ganon. Ayun, masaya. Tapos, syempre may dumadating na pagsubok. Yung unang challenge namin ni Lord is yung time na namatay yung mama ko. Ano yun, year 2007 dahil sa coma. Pagkatapos ilibing ni mama sa Bicol, umuwi naman kami ng probinsya sa Bacolod. Walang nagbago, church pa rin yung bagsak namin. Kasi doon ako natutong kumanta, natutong kami magkakapatid kumanta doon. Kasi nagka-choir kami ganun. Tapos sa edad na 12 or 13 years old, ayun, marami akong nakakasalamuhang Christian din noon. Then ayun, fast forward, bumalik ulit kami dito sa Manila, dito sa Laguna. Yung pangalawang challenge naman ni Lord sa amin is yung nagkasakit si Papa. Yun yung time na yun tinamad na akong mag-aral kasi ayun, parang sobrang yung problema ng pamilya ko, parang problema ko. Siyempre problema ko na rin, parang big deal sa akin yun. Ayun, nag-stop ako ng third year. Ano ako, isa akong high school dropout. Proud din. Ang ginawa ko lang na nagbabantay ako kay Papa. Ilang taon pa lang ako noon, mga 15, pero last 2018 din, namatay din siya. Gawa rin ng komplikasyon sa organs niya. Then ayun, sobrang hirap kasi, syempre, bilang anak, kailangan mo nang nagagabay sa'yo. Syempre, hindi pa naman ako ganun katanda. Bata pa ako eh. Tapos yun, mawawalan ako ng magulang. And meron akong mas bata pang kapatid sa akin na masakit siya, malungkot. Pero tanggap na rin namin. Kailangan mong tanggapin, syempre, wala ka na rin magagawa eh. Kasi kung will naman ni Lord yun, di ba? Wala naman tayong magagawa. Ngayong pandemic, sobrang nahirapan talaga kami. Kasi before mag-pandemic, sobrang hirap. Kasi walang work si Kuya, on and off yung work niya. Tapos ako, may work naman kaso part-time lang. Ayun, mahirap. Pero eto, nakasurvive. sa tulong ni Lord, syempre. Sobrang bait talaga ni Lord sa amin. Simula sa pool hanggang ngayon, simula bata kami, hanggang ngayon, alam ko talaga na andyan siya nakagabay. Kahit hindi siya natin nakikita, sabi nga kahit natutulog ka, kung anong ginagawa mo, si Lord patuloy na kumikilos. Patuloy siyang, nakita niya yung ginagawa mo. And lagi mo siyang kasama. Ayun, naniniwala ako na si Lord hindi niya talaga kami pinabayaan kasi syempre nawalan kami ng magagabi sa amin. Pero ngayon, eto kami, maayos yung buhay. Hindi naman sobrang maayos na maayos, pero maayos yung buhay namin compared sa ibang kabataan na napariwara yung buhay. Kasi ayun, sinasabi nga ng ibang tao, buti pa daw kami. Tuloy-tuloy yung pag-aaral, tapos hindi daw bulakbol, ganun. Hindi nagda-drugs, hindi maagang nabuntis. Ganun, totoo po yan. Iba talaga yung guidance ni Lord na para siya yung ilaw namin na dumaan man kami sa pinakamadilim na part ng buhay namin. Siya yung ilaw na patuloy na gumagabay sa tamang daan. Ito kami ngayon, patuloy pa rin kami, maayos pa rin buhay namin, patuloy pa rin kami nagsiserve sa church. Maraming nawala sa akin, syempre sa amin. Nawala pero pinalitan ni Lord ng mas maganda. Sabi nga, di ba, pag may nawala, may kinuha, may papalit si Lord na mas better. Ayun, thankful talaga ako kay Lord na naranasan ko yun sa buhay ko kasi sobrang, yung testimony talaga, sobrang effective talaga siya kung i-share mo sa iba na makikita nila kung gaano kumilos si Lord sa buhay ng isang tao na nagtitiwala sa kanya. Ayun,
sobrang thankful ko na hanggang ngayon, nasa church pa rin ako, hindi niya ako pinababayaan. Although minsan, ano ako, medyo naliligaw. Ewan ko, lapitin ako ng stress eh. Suicidal din akong tao. Yun yung type na sobrang ano ako, parang medyo nawawala. Pero si Lord, sobrang bait niya na pat ano, hinila niya ako pabalik sa liwanag niya. And ayun, eto ako ngayon, nag-share ng testimony ko na si Lord talaga yung living hope ng buhay ko. And nabuhay namin ng mga kapatid ko kasi kahit ano, maraming challenges yung dumating na pagdaanan namin sa buhay namin. Pero ayun, si Lord patuloy niya kami binibigyan ng kalakasan. Patuloy niya kami ginagabayan. Yun, patuloy pa rin yung overflowing na blessing niya sa amin. Kahit minsan nagtatanong ako bakit ganun, kahit di ko naman deserve. Meron ako, may dumadating ganun. Ayun, si Lord talaga yung naging living hope namin, sa lalo na sa panahon ngayon. Wala man kaming magulang na naasahan, pero merong kaming Diyos na handang gumabay sa amin. May Diyos kami na nagpo-provide ng pangangailangan namin, nagbibigay ng kalakasan sa amin, and also may Diyos kami nagmamahal sa amin, patuloy na nagmamahal sa amin. Huwag mong i-big deal yung problema. Parang isipin mo, mas malaki yung Diyos mo kasi sa problema mo, di ba? Walang-wala yung problemang yan i-compare sa kayang gawin ni Lord sa buhay mo. Kumbaga kung ano yung nararanasan mo ngayon, magtiwala ka lang kay Lord. Patuloy lang sa pagtitiwala sa Kanya, pananalig. And syempre, patuloy na mag-pray, mag-seek sa Kanya. And yung bagay na nararanasan mo ngayon, babaguhin niya yon, na itatransform niya yon into something na hindi mo inakala ba na kaya niyang gawin sa buhay mo. Ayun, patuloy lang tayo magtiwala kay Lord kasi si Lord yung living hope ng buhay natin. Kung wala siya, wala tayong pag-asa. Syempre, yun, katulad nga ng isang puno na syempre, saan ba kumukuha ng nutrients yung puno? Saan siya nakakapit? Diba sa lupa? Ganun din dapat tayo. Kung sino yung source ng kalakasan natin, sino yung source ng buhay natin, doon din dapat tayo nakakapit. And iyon si Lord. Ayun. Yung 2 Corinthians chapter 12 verse 9, sabi doon, "My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses so that Christ's power may rest on me." Maging humble tayo. Huwag tayong umasa sa kakayanan natin, kundi sa kakayanan ng Lord. Kasi every time na nangihina ka, dun mo mas nararamdaman yung presence ni God, na lalo kanyang pinapalakas sa kahit anumang, sa kapila ng mga pinagdadaanan mo. And I hope na na-bless po kayo sa mga shinare ko. Ayun, happy 10th anniversary po sa atin sa Friends in Christ. Ayun lang po, God bless you all.